So ito mga kachilax, oh. Meron tayong bagong i-review. Siguro i-test ride din natin ito. Yan, oh. Ako po taga-video nyo, malaking karangalan. What? Po sa akin kahit taga-video nyo ko, kahit po ano, yung sasakyan, basta vlog nyo lang po yung sasakyan ko. Yun. Nakakatuwa pala to, ano, no? Mr. Kagala. Yes po. Malupitan to. So, ano tayo, may kliyang review lang. Galing dito tayo sa Bonifacio Street, sa Barangay Bangkal. Papunta sa ano, papunta lang tayo sa circuit na usual. Doon ako lagi nagre-review, pati pala 4x2 doon din tayo. Ginagawa mo. So ito yun na lang, quick review mga kachilax, no. So tayo naka letter D drive. Sa ngayon ano ha, malakas ang ano, power pala nito. Kahit ito ay diesel. Mr. Kagala, alam mo ba kung ano ba to? 2.4, 3.0, ano ba to? Ano po to? Sirwell, 2.5 po. 2.5? Balita ako dito sa ibang lista, marami pong nabibiling mga ano. Oo, nandito accessories. Lahat. Accessories. Ayan, no? Bago ano, kung gusto mo, bago magbanawi, merong tayong ibang lista dito. Ayun. Parang ano to, little banawi. Oo, oh, parang ito ang ano, ito yung counterpart nila. Sige, pag may bibilin ako, pa-assist ako sa iyo. Marami dito dami, pagpipilian dito. Mga suspension, nakita ko. Dito, tsaka mga abobot din ng mga sasakyan. Dito lang yan sa ibang lista, Mr. Kagala, makikita mo. So balik ulit tayo dito sa 4x2 natin. Ayan. Okay po. So dito sa 4x2, napakalambot pala ng ano nito, ng power steering, no? Oo. Then yung ano, yung tawag dito, pagka pinipindot mo yung accelerator, talagang arangkada agad. Opo. So ang hindi lakas, ko lang din alam. Ang lakas niyang kumadyot. So ito ba, Mr. Kagala, natanong mo kung may turbo ba to? Yun ang hindi ko pa natanong. Hindi mo natanong. Oo, kasi first time ko magkasasakyan, no? Tapos 4x2 pa. 4x2, no? Talaga. So ang ano pala, no? First time ko lang, Mr. Kagala, nakalayo ng pickup, no? So talagang napaka ano pala, haba ng ano. Opo, mahaba. Haba yan, yung harapan. Yung hood niya po. Hood, no? Uh-huh. Pero pa yung likod na mahaba. Hindi ba ganyan din yung hood ng Camry nyo? Pero ito kasi medyo maninibago kayo dahil mataas. Ayun nga, mataas. Pero ito nga pala, isa napansin ko, Mr. Kagala, no? Kahit na mataas tayo, medyo mataas din pala yung ano, yung hood, no? Oo, mataas din yung hood. Din yung hood, no? Kaya ang hirap tansyahin. Ang hirap, oo. Feeling ko, sasagi ako kahit kasi, malayo pa. O kasi nga, sa Camry, kahit pa paano, kita ko yung baba eh. Yung baba ng dulo. Kaya parang kahit ko konti yung pinakadulo niya, no? Dito sa sobrang taas niya, mataas din yung hood. Mataas din siya. So kailangan talaga ingat, no? Ingat kasi kung may maliliit na mga chikiting dyan, oo, or aso, pusa, hindi mo talaga makikita, blind talaga. Isa talagang ano, blind spot, talagang ganun. Sa ito rin. So, ingat ka rin dito, Mr. Kagala, oh. Dito, isang tao rin yan. Oo nga, pagka, no? Hindi mo napansin. Parang nakatabing siya. Nakatabing. Maraming nadadali dyan, Mr. Kagala. Ito yung sinasabi ko dito sa aking kaibigan kasi siya ay first time na hawak ng automatic at yun pa nga, fortunately, napakalaki pa yung first time niya. Madalas, mga ganito, mga pro na. Kaya ngayon, anak ko, hindi ko mapadrive ng van kasi bius mo na pinumpisa ko sa kanya. Kasi baka ma-culture shock siya. So ang ganda, pati yung suspension. Ito nga yung ano, naririnig ko, Mr. Kagala, no? Na ang suspension ng isang Nissan Navara, parang kotse. Oo, malambot kotse. Po, malambot. Malambot po, tsaka napakaswabe. Walang ano, no? Hindi matagdag, no? Oo, hindi siya ganong matagdag. Hindi katulad sa iba, parang naalala mo. Hindi katulad ng sa ibang mga brands, medyo matagdag yung ano, ilalim. Dito parang kotse, no?
wala ka pa bang napapansin bukod sa hindi matagtag, maganda suspension, hindi pa tayo masyadong makaano, makaarangkali. Wala ka bang nararamdaman? Nararamdaman ko masaya dahil ano? Amoy pa, bago. Ano pa yung masaya ay nararamdaman mo bukod sa masaya? Itong interior niya maganda, makulay. Parang napakadami ring abubot. Oo, hindi siya simple. Kasi alam niyo naman ako, galing ako sa Toyota, napakasimple. Napakasimple ng dashboard. Dito, hindi naman siya sobrang dami. Pero ang ganda ng kanyang ano, infotainment system, ang kanyang aircon. Pero yun, ang gusto kong banggitin mo. Yung aircon, ganda ng mga sobrang pindutan. Sobrang lamig. Oo nga, mga binabaan maganda 24, no? Oo, kasi naginiginaw na ako, 24 ko. So alam mo, Kagala, parang pwede yata itong ano eh, i-adjust yung sa'yo at saka sa akin. Oo, tama. Pwedeng no? Iba yung lamig sa kanan, saka sa kaliwa. Yun. Kaya dinuwal ko siya. Mm-hmm. Ayan, ito naman yung sa music. Kaya... Ngayon yung mga function dito, pwede rin dyan sa driver. Pwede sa din. Sa manibela. Oo dyan, nga, no, dito, no? Para di mo naabutin dito. Oo nga, no, dito, no? Nandito dun sa steering wheel. Sa mga pindutan ng infotainment, tsaka ng aircon. Pwede rin pala dito. Ang lupit naman na itong Hilux na to. Ang taas, oh. Naka, ano na, no? Truck yata. Ano yata ito, eh? Ano ba to? Ang taas, oh. Baka para pangakot ng buhangin. Pina, ano yan? Pinalifted na yan. Oo, lupit. Laki ng gastos dyan. Oo. Malupit, eh. Gulong pa lang, Mr. Kagala. Oo, napakamahal na. Yan pa kayo, nakalifter na. Dami rin palang bilihan ng gulong dito. Dito kompleto. Sa Evangelista Makati to, ha? We have it all for you. Ang ganda. Ganda ng performance ng ano, Nissan Armada. Yun, oh. Lakas na. Ano agad? Parang kada agad, kahit na diesel. Bala ko nga magpakabit servel ng ano eh, yung hold, sa may hand holder para hindi gasgasin. Alin? Ng rubber. Ah, yung sa labas? Oo. Okay, setup daw yun, 2.5, kasama na yung iba-iba dyan. Ewan ko ano pa yung makasama. Pwede. Kasi nga, ano to eh. Siyempre, bago. Meron pa nga akong sinasuggest sa'yo, pero medyo mahal. Sige, ano yun? Parang ano siya, yung parang, kung nauso ko narinig may ceramic coating. Iba pa yun. Oo, para pang may coating na transparent. Transparent siya. Para bago magaskasan yung pinakapintura mo, yun muna. Ah, okay. O may tawag dun eh. Nakalimutan ko ano yung term dun. Ceramic? O, hindi. Iba pa ceramic. Yun yung pagpakintab naman nyo. Parang pintura rin naman. Okay. Bala ko nga pa ceramic to yun. Pero bago yung ceramic yun. Yung... Ayun muna. Yun, kasi ito, kung tutusin, ano, Kagala. Kasi ito, makintab na to eh. Wala kang ikikintab dito. Oo. So, meron ngayong state-of-the-art technology na ibabalot dun. Protection. Parang protection, o. Paano siya? Transparent siya. So, bago magasgasan yun, yun muna. Yung parang plastic siya, transparent. Ayun. Na ibinabalot. Oo. So, pagka na-search ko, ipo-forward ko sa'yo, Mr. Kagala. Ah, sige. Kasi nakikita ko sa FB, yung mga ano, coating-coating ceramic, para yung ganda't kintab nito, hindi magbago, hindi parang mag-fade. Magkano kaya yun? May idea ka? Depende. Ano ba? Yung parang ceramic? Oo, oh, parang sa motor. Ay, parang sa mga ceramic. Sa motor kasi 2.5 eh. Ako, hindi 2.5 sana sa sakyan. Oh, mostly, sabihin na natin, nasa 10K pataas yan. Naku po, Diyos ko. Oh, baka hindi lang. Dahil ito yung malaking sasakyan. Baka 15 to 20. So, depende. Depende kung anong shop. Depende kung anong klaseng ceramic ipapalagay mo. Kung anumang borlolo yung gusto mo. Ano, Sir Will, maka may madadaan ng kanyang Jollibee o McDo drive-thru para ba nagdadaldalan tayo kumakain kasi nakakagutom din. Doon na tayo sa ceramic, wag na tayo mag-drive-thru, baka ano pa. Ipit pa tayo sa traffic, actually ano na. Ah, okay. Ano na ngayon? Oo nga, no? Yung traffic na. Traffic na. So ito mga ka-chillax, quick review lang tayo dahil first time ako nakahawak ng ano eh, nakadrive ng Nissan Navara 4x2. Ayan o. Kita nyo naman, kahit pa paano itong 4x2, napakabangis na sasakyan nito ni Mr. Kagala. Ayan, shoutout kay Mr. Kagala. No? So at least nakapag-review tayo, kahit na medyo wala tayo alam sa pickup, share ko lang sa inyo. So ito yung tsura ng Navara. Ayan o, parang may apat na mata dito. Ganda o, ganda yung tsura o. Tapos siguro naka-daylight to. May kasama na parang paglight dito. Mamaya buksan natin paggabi para makita nyo. Tapos yung specs, ilalagay na lang natin dyan sa baba.
Kasi medyo bago ako sa mga pickup, excited lang talaga ako. Tapos ito yung kanyang gulong. Ayan, naka-download na pala. Bagong-bago to, days old pa lang kay Mr. Kagala. So yun, Grand Trek. Laki ng gulong nito. So ilalagay na lang din natin dyan yung sukat ng gulong. Ayan, 255 by 65 R17. 17 pala to. Ganda, naka-mags na. Tapos yung kanyang pinaka-under chassis, oh. Tapos itong kanyang ano, kanyang side mirror, meron na rin signal light. Hindi ko lang alam kung natitiklop to, eh. Mr. Kagala, natitiklop ba to? Automatic ba to? Hindi. Itong side mirror niya, gumigilid siya. Ah, meron doon pindutan. May pindutan. Ayun. So ito pala yung retractable side mirror. Tapos naka-chrome handle na. Nasa isus, eh. Oh, dito. So ito, meron na siyang ano, rain gutter dito sa gilid. Ayan, oh. Ganda. Itong gusto ko sa Nissan, eh. Hindi siya simple, maganda yung kanyang look. Ganda ng kanyang upholstery. Tapos meron siya lagay ng baso dito. May mga bulsa, may speaker. Tapos yung vents, parang sa ano, sa van. Vents nun, yung naalala ko kasi sa mga van yan, medyo marami ako alam sa van. Tapos ang kanyang upuan, maganda na rin, no? Naka-contour siya para sa likod. Ayan, no? So, bagong-bago pa lang, mukhang kalat ni Mr. Kagala dito. Ayan, no? 4 doors. Ayan. So, medyo parang ano, no? Parang makikita na, katito sa mga review, parang medyo, hindi naman masikip, medyo hindi ganun kalakihan yung likod compared dito sa harapan natin. Nevertheless, maganda pa rin. Iba talaga pagka brand new. Ganda-ganda rin, ganda-ganda ako sa ano niya, sa kanyang dashboard. At saka siyempre, alam ko presyo nito, napaka affordable kumpira natin sa mga Ford, sa mga Hilux. Eh, biro mo, meron ka ng pickup sa ganong presyo. Kaya siguro kinuha to ni Mr. Kagala. Tapos ito yung pinakalikod niya. Yan, no? Cargo space niya. Ganda. Sige, pre. Yan, no? Ano siyang Nissan. At may third brake lamp. Okay na, okay. Yan, Nissan. VE. Bagong-bago. Yung pangalan nito, Makati Square. Oh, Ayala Mall Circuit. Circuit Makati. Ayala Mall Circuit. So, yung kanyang ilaw. Ayan. Ito pala yung sa ano. Ito pala yung sa ano, sa likod. Excited lang ako kasi first time ko talaga naka-ano ng pickup. Nakakita ako ng mga pickup, pero hindi ko nawakan tulad nito. Eh, kasi kay Mr. Kagala ito, eh. Siyempre, hindi naman iba si Mr. Kagala. Sana all. Ay, Mr. Kagala, meron pa pa ito. Meron pa, oh, yan. May nabibili nito, Mr. Kagala. Yung ano, maganda na. Meron, mga door, ano. Door bumper. Oh, yun muna tatamaan. Mga door bumper. Ano, kakabili rin. Dodo mo nga sa akin. Oo. Oh. Meron din siya tapakan dito. May bulsa siya dito, naka-power. Yan, left and right, power windows, at naka-com handle dito. May bulsa, may cup holder. At yun nga lang, mano-mano pa yung kanyang upuan. Pero para sa akin, mas okay ito dahil mas mabilis, eh. Mas mabilis pag gusto mong atas abante. Mas mabilis siya. Tapos meron siya lalagayan dito. Ayun, no? Dito sa loob. Ayun, no? Meron mga USB slot. At meron din cigarette socket dito. Ayan. Tapos dito naman sa harapan, ayan, meron din cigarette socket dito, meron USB slot, at ito, nagaganda ako sa mga itong klase itsura ng mga cambio sa ano, sa mga automatic transmission, sa mga lalagayan. Yun, may mga abang dito. So yun, tsaka meron din pala dito trip preset, tsaka mukhang cruise control siguro to. Tapos dito rin, ayan. Ayan, cigarette socket din. Nice to. Ganda. So the usual pa rin, dito pala yung sa hood. So di pa natin kabisado to, mga kachilax. Yeah. Ito na bara. So ito yung kanyang makina. Ito yung makina, oh. 2.5. Ayun, makikita natin kung may ano. Kala mo alam, eh, no? Kung may turbo, wala.
Grill, oh. Okay na okay. So at least kahit pa paano mga kachilax, may pa-shell ko sa inyo, tsaka na-drive ko. Tama nga yung mga napapanood ko pagka ang pickup mo Nissan, parang kotse, itong Nissan BE. Okay na okay, haba nga lang. Problema ko, wala akong ano eh. Wala akong parkingan. Kento kahaba eh. Pero sarap, sarap. Masarap driving talaga na mahaba. Yan. So, pinakakaantay natin yung ilaw. Yan. So, ito nga pala yung ano niya, susi niya. Yan, lock, unlock. So, yun. So, lock muna natin. Ayan. Pandali natin para tinaksa. Yan. So, ito. Pwede muna dyan. Pandali natin. Ayan. Only program na magiging stop programming while driving can lead to serious see owner's manual. Ayan, okay. So, lagyan natin ng mga ilaw. Ayan, ilaw. Tsaka sasagulay. Ayan. Ito yung mga ilaw niya. Ilaw na isang Nissan na barang. Ganda, oh. Ito yung ilaw. Tapos may katama na rin siya ng ilaw sa baba. Ika nga, hindi tinipid, no? Kahit ito yung 4x2 niya, ganda na yung tsura. Ika nga, napaka-luxurious na dating, elegante yung dating niya. Mamaya ilalagay natin kung magkano presyo. Mayroon siya signal light sa side mirror. Ayan. 20-24. So ito kanyang sa likod. Ganda rin ang mga ilaw. Ganda ng ilaw dito. Sa dito. Tapos, meron din siyang antena doon. Sa taas. So, medyo mahaba, no? So, ingat ko eh, baka sumabit. Kasi pahaba siya eh. Yung iba, pinapalitan ng duck pin yan. Para hindi sumabit. Yan na. Nice! So yun mga kachilak, sana nagustuhan niyo ating munting content dito sa first ever quick review ko dito sa Nissan Navara BE 4x2. So till here, this is Well Esquila, ride safe and God bless!